Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siguro, unang-una, alamin muna natin ang konteksto ng pinag-usapan. No? Nung una, yung submission ng listahan ng mga teachers na magsaserve sa election ay magagaling sa district office, sa mga supervisor. At dapat din pirmahan ng division superintendent. Sa submit sa commission on election, sa mga election officer, in the form of recommendation, ang may finance still is the COMELEC. Ngayon, nabago yung arrangement na yan. As a result ng pagpirma namin ng isang memorandum of agreement with COMELEC Manila last November 2021, maraming nagpapaloob doon sa memorandum of agreement with COMELEC. Isa doon ay yung submission, ang final submission ng listahan ng mga teachers. Kami, ako ang pipirma. In the form of recommendation, may final say, kumilig pa rin. Yung Cotabato City, we submitted more than 500 names of teachers sa COMELEC. Then out of that, meron silang nakita for various reasons na hindi maging automatic na magsaserve sa election, kasi yung iba walang sapat na training, at saka yung iba ay medyo nag-aalanganin, so ayaw nila magserve sa election. So meron more or less 162 or something to that effect na hindi na, ayaw na nila na mag-servisyo, mag-serve sa election. Meron pang ibang dahilan, gaya na sinabi ko. So ang naging problema rito ay kami ang may authority na mag-submit ng final listing. Ang problema sa Division Office of Cotabato City, nag-post sila ng mga pangalan ng mga teachers na magsaserve sa election na without our authority. Ang nararapat doon, ibigay nila sa amin ng, yung listahan at titingnan namin, kasi kami ang may authority kung sinong pwedeng isama namin, sasama namin. So, diretso pinost nila. So, syempre, yung mga teachers na apektado, nabasa nila, nalaman nila may meeting kapon, so dumalo sila. Ngayon, hindi namin alam na nag-post sila, being na kami ang may authority na mag-select ng mga teachers na mag-serve dito sa Cotabato City in the form of recommendation, so nag-post na rin kami. Kaya nagbanghan yung dalawang listahan, yung listahan ng division office at saka yung listahan namin, kaya yun ang naging problema. Dumalo yung mga teachers na nag-response doon sa personal posting ng division office at saka yung mga teachers na nag-respond doon sa listing na ibinigay namin at pinost po namin sa social media. So, yun ang naging problema. But finally, ang importante rito, i-resolve ito. Diba? Kasi pwede naman dialogue yan eh. Kaya, ang naging nag-complicate ba sa problema, sitwasyon, dati-dati ang election officer dito sa Cotabato City, si Atty. Paglala. So, naumpisahan niya yung proseso, then, biglang-bigla, napalitan siya ni election officer Cari. So, pag hindi mo na umpisa ng isang proseso, medyo mahirap dugtungan mo. And then, hindi pa masyado nakaupo si Cari, papalitan na naman ni Atty. Mansali.
So yun ang nagdagdag doon sa problema na maging komplikado. Kaya yung kapo, nandun sila sa sarip ko kung isang cultural complex. So medyo hindi magandang pag-usap. Pero sabi ko, actually, pangatlo na ito eh, sa ngayong umaga, interview sa akin. Sabi ko, ngayon lang may kasabihan, don't curse the darkness, light a candle. Diba? Kung madilim na madilim, maghanap ka na masindihan mo, halimbawa, yung kandila, halimbawa, para maliwanag yung ano, di ba? So, imbis na kailangan, imbis na ginawa, yung magagalit, meron pa yung nagtreatan ng kaso, sabi pa nga, baka meron magkagulo. Kami ho sa Ministry of Basic Higher and Technical Education, alam po ninyo, tagal na kami sa struggle, more than almost 50 years na, Hinaanan namin na lahat ng mahirap na pangyayari. Pero dahil sa nakita na natin, nahanap na natin ang solusyon sa problema, ayaw na namin ng gulo. Kailangan maayos. Ayusin natin ito. So, wala tayong magawa, kundi pag-usapan, then finally, kumili kami final say dyan. Hindi kami. Lalong-lalo, hindi division office. Di ba? Dapat dinali na sa amin listahan. Then, pwede namin incorporate, isubmit namin sa COMELEC yung kulang na more than 100. Ang COMELEC ang may final say dyan, di ba? So, wala akong tinanggal. Sa lungat dun sa sinasabi may tinanggal, hindi ho ganun. Ang reality dyan, yung dalawang listahan. One unauthorized, and the other is authorized. Kasi kami ang may authority na magbigay ng listahan. Ibig sabihin ng minister is dalawa yung naging listahan, ano? Hindi po ba nagkaroon ng coordination ang Cotabato City Schools Division with the MDHT para po hindi magkaroon ng ganung pangyayari kung saan nagkalituhan po yung mga teachers? Siguro hindi tama ang hindi mag-apply sa amin ang coordination . Dapat po ang dapat na mangyari o mangyayari, dapat yung division office kailangan they have to engage us before they will make any submission or any listing. Hindi yung coordination kasi hindi naman siguro dapat na ang sabi natin ito, kami mag-coordinate sa kanila, di ba? Dapat sila ang mag-report sa amin, i-coordinate nila yung listahan namin, nila para may pasok po namin at may sali doon sa listahan namin, di ba? So sila ang hindi nag-coordinate sa amin at saka siguro parang ito inosyente sila, oh. O di kaya, they have all the best of intention. Pero meron ano doon, meron lapses doon. So dapat binigyan nila sa amin ng listahan para kami naman open naman kami kasi ang importante rito, magkaroon tayo na mapayapa, orderly and honest na election dito. Yun lang ang inaangat natin dito. At yung taong bayan, magkaboto ng libre at mapili nila kung sino gusto nilang iboto at mabilang. Diba? Kaya dito sa ministry, sa lahat ng abot namin makakaya, ginagawa po namin ng paraan. Halimbawa, meron po kaming 500 na local volunteers, local observers, na binigyan po kami ng COMELEC Manila na 500 slots. At yun po ay kasali po doon yung mga teacher at saka ISIL teachers. Then, papasok sila sa mga presinto, mag-observe lang sila. Pero, isa sa i-observe nila yung mga teacher natin, yung galaw nila. Ang importante, kung sinong gusto nila, huwag mo naglantara mga kampanya sila, di ba? Gusto nila sinong iboto, iboto na lang nila, pero dapat sundin nila yung batas. Kailangan natin masunod natin ang batas. Kasi ang 99% pinagmumula ng gulo, yung andaraya. Kasi wala namang magkagusto madaya kayo, di ba? Masama mandaya, eh lalong masama yun, dadayain ka. So yun ang ugat ng problema kahapon. Bali doon po sa nabanggit ng dalawang listahan, may naisumiti na po ba kayo sa COMELEC dahil sila po yung may final say doon? Tulad po lang nabanggit ng Sir Minister. No, it's already mutual academic . Kasi may listing na post na nila. So sa amin,
we recognize the authority of the COMELEC. Sila nang bahala dyan kung paano nila ayusin. Pero of course, hindi mo kami magkukulang, di ba? To the extent of our ability, tutulong mo kami. Kasi everybody is at stake. The future of our of Cotabato City is at stake. The future of our people is at stake. So sa abot ng aming makakaya, tutulong kami. Pero gaano po katotoo yung sinasabi na yung mga teachers po na nasa listahan po ng MDHPE ay hindi po dumaan sa trainings na pinandak ng COMELEC pati ng MOSD kung saan kinakailangan daw po muna yon bago po mag-serve as electoral board member? Palagay natin hindi dumaan sa training, pero may oras pa naman eh. Diba? Pero I don't think hindi sila dumaan ng training. But that's more than academic, diba? Hindi naman masyadong issue yun eh. Palagyan na lang natin, no? Na hindi na na-train sila, pero we still have time. Hindi naman matagal yung training na yan eh. We can still, COMELEC can still conduct that training. Diba? So ang issue rito, yung maliban lang sa na-explain ko, eh kailangan ayusin natin ang sarili natin. Huwag natin pag-awayan yan, walang mangyayari. Walang manunalo. Diba? Ano po yung masasabi niyo, Sir Minister? Ano pong komento niyo sa mga nagsasabing may niluluto ang BARMM dahil sa last minute na pagpapalit daw po ng mga listahan ng mga magsisilbing? Ano niluluto? Eh, wala naman naluluto rito kasi COMELEC pa rin ang may authority, di ba? COMELEC pa rin. Hindi namin maluto rito. Di ba? Eh yan, tingnan mo yung listahan ng division. Hindi namin na kaya lutuin doon, di ba? Kung sino ang mas may kaya, halimbawa, to a certain extent kami, kasi higher agency kami, pero hindi namin gagawin yun at hindi rin mangyayari yung ganun. COMELEC pa rin ang may final say dito. Bali, ano po yung masasabi niyo po sa mga... Well, huminahon tayo. Everybody is at stake here. The future of our people is at stake. And we need to have an honest, orderly, and peaceful election. Kailangan po magkaroon po tayo ng mapayapang election at nabigyan po natin ang taong bayan na bumoto kung sino ang kagustuhan nila at dapat po bilangin po natin para ang resulta ng election, credible at it reflects yung sentiment ng taong bayan. Maraming salamat po. Bakago po, po, Minister, ano po yung mga qualifications po ba kayo na nilatap sa pagpili po ng mga teachers na magsisilbi? Well, that's too legal. I don't think I'm not in a position to do that. First, kailangan registered voters sila. Di ba? Pangalawa, they are willing to serve. And then pangatlo, they must be trained. Di ba? They must be trained. Openly, wala silang kinikilingan. Hindi na natin sinasaklay na sa loob, di ba? Pero open yan, wala silang kinikilingan. Okay. Pero may authority po ba kayo na alisin sa listahan niyo o papatunayan niyo po na partisan teachers or hayaan? Well, it's very hard to determine that. Openly, maybe we can. But deep in their hearts, we do not know. Di ba? Of course, may kasabihan, action reflects ideas. But not all the time. Meron pa nga lang kasabihan, language is created to hide what is in your heart. Kaya hindi mo talaga masukat yan.